may tatlong magkakaibigan na pulubi ang laging magkakasama sa pangangalakal ng basura. Ang pinagbentahan ng kalakal ay hinahati nila at binibili nila ng pagkain. Bagamat hindi sila masaya sa hirap na kanilang nararanasan, pilit silang nagsusumikap para mairaos ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Isang gabi, habang sila ay nagkakalakal ng basura, may isang lalaki ang nagtapon ng tatlong bag sa basurahan saka umalis. Agad nilang pinuntahan ang tinapon ng mga bag. Pinaghati-hati nila ito at saka binuksan. Bumungad sa kanila ang napakaraming pera at card sa loob nito. Ang daming pera! Mabibili ko na lahat ng gusto ko! Sa wakas, makakaalis na rin ako sa mabahong lugar na ito. Subalit, napaisip ang pangatlong pulubi. Hindi dapat natin ito gastusin. Hindi ito sa atin at kailangan natin itong ibalik. Baliw ka ba? Hindi mo ba nakita ang tinapon ito ng lalaki? Lahat ng mga tinatapon sa basurahan ay pagmamayari na natin. Inaumagahan, wala na ang dalawa niyang kaibigan, tangay ang napaghatiang bag na puno ng pera. Samantalang, ang nag-iisang pulubi ay nagdesisyon pa rin na isuuli ang bag sa may-ari nito. Dahil hindi siya marunong magbasa, pinagtanong-tanong niya kung ano ang nakasulat sa card at sinikreto niya sa ibang tao ang laman ng daladala niyang bag. Address ng bahay ang nakasulat. Sabi ng ali sa karinderya na madalas nilang kainan. Narinig ito ng tricycle driver at pabala nito sa pulubi. Sino ba yung pupuntahan mo? Baka mga sindikato nakatira dyan. Mamaya kunin laman loob mo at ibenta. Bigla siyang nakaramdam ng takot pero nangibabaw pa rin sa kanya ang hangarin niyang isauli ang pera. Maya-maya, naghanap siya ng taxi at nagtungo sa address na nakasulat sa card. Makalipas ang ilang oras, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Isang nag-iisang barong-barong sa kabundukan at ayon sa taxi driver, yun mismo ang nakasulat sa card. Nakaramdam muli siya ng takot dahil naaalala niya ang babala ng tricycle driver. Subalit na naig sa kanya ang kagustuhang niyang isauli ang bag na naglalaman ng pera. Sa kanyang pagkatok sa pinto, isang matanda ang sumalubong sa kanya. Tatang, isasauli ko lang po itong bag niyo. Mukhang nagkamali po kayo ng tinapon. Sigurado ako sa aking ginawa. Isa kang tapat at mapagkakatiwalaan. Ito ay bahagi lamang ng aking eksperimento. Kung sino ang karapat dapat magmana ng aking kayamanan. Ngunit, upang hindi ito masayang, itutuloy ko sa iyo lahat ng aking nalalaman. Makalipas ang ilang taon, bukod sa kayamanang namana ng tapat na pulubi, namana niya rin ang angking karunungan ng matanda. Subalit ang dalawa niyang kaibigan ay muling naging pulubi at bumalik sa pangangalakal ng basura. Maraming tao ang nabubulig sa pera at gustong yumaman sa mabilis na paraan. Marami ang gustong makaalis sa hirap na ayaw dumaan sa hirap. Tandaan mo na ang perang hindi pinaghirapan, kung gastusin ay walang inayang. Ang pera ay isang lang kasangkapan. Sinusubukan ka nito kung anong klase kang nilalang. Ang mga taong sakim sa salapi ay walang kakontentuhan. Nilalabas ng pera ang tunay na ugali ng isang tao. Kung hindi ka padadaig dito, isa kang tunay na matalino. Diyos ang tanim mo sa iyong puso, huwag kang salapi. Ito ay magtatagal hanggang iyong salinlahi.